Nag na po natin marahil makailang beses ang kwento ito ng makipagtagpo ang isang mayaman at ng ating Panginoon si Kristo lumuhod sa kanya at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin na maangkin ang buhay na walang hanggan. Hindi natin lubos na malaman siguro ang buong kalooban ng taong mayaman na ito. Marahil ang kanyang pagtingin ng buhay na walang hanggan ay kung anong kanyang naranasan sa kanyang yaman. Marami po sa atin na halimbawa ay mayaman na madalas nating marinig, lalo na ang kanilang pinanggilingan ay hirap at danas ng kahirapan at sasabihin nila, ayoko nang bumalik sa aking pinagdaanan, ayoko nang bumalik sa aking kung ano man ang karanasan kong paghirap. Halos lahat po ng mga yumaman ayaw nang bumalik. Mas gusto na nila maging sa kanilang anak at gusto nilang ayaw maranasan yung hirap. Marahil ito yung tukso ng mayaman na ito. Hindi pa siguro kung papaanong ang buhay, ang pananahan ng Diyos, ang kanyang maranasan ng lubos na kagalakan, kundi papaano pa siguro mananatili sa kanya ang yaman ng buhay na walang hanggan. Sisters and brothers, we have to understand that many of what we ask, ang madalas po nating hinihingi kung di natin ito consciously at we are not aware po, lahat marahil ay accessories. Gusto mo ng yaman, gusto mo ng kotse, gusto mo ng ganitong bagay, gusto, pero nakakalimutan natin ang lalim ng atin mismong buhay na hindi na natin nakikita dahil marami po maging sa mga mayayaman ay bakit dumudulog pa rin sila sa Diyos dahil naghahanap pa rin sila ng kagalakan, katuparan at ganap ng kanilang buhay. Napakatalinghaga. Tayo po'y naglalakbay sa mundong ito. At sa ating paglalakbay, meron tayong tunguhin. Kaya nga lang po, madami sa atin na talagang gusto nang pumunta kaagad sa tunguhin na ito at ayaw nating makita o pagdaanan yung proseso ng ating tutunguhin. Na tulad po halimbawa na gustong-gusto natin ng bulaklak. Gusto natin pumunta kaagad ng dangwa. Pero hindi natin nakikita na sa proseso ng makita at maamoy natin ang bulaklat at mahawakan, meron po niyang pinagdaanan. Merong nilalagay ng abuno, pinagdidiligan, pinasikatan ng araw at lahat pong iyan ay hindi po iyan automatic. You have to go through the process. Marami po sa atin ayaw nang dumaan sa prosesong ito dahil alam po natin mahirap ito, magiging magsakripisyo tayo. Kung kaya't gusto ka agad ang ma-overtake na maabating natin ang dulo nito. Madalas po nating tukso sa ating buhay. Siya po ay dumulog sa ating Panginoon sa Kristo at tinanong, di nyo ba po napapansin na minsan sa ating pagtatanong, alam din po natin yung ating isasagot. Pero ayaw nating itong gawin. Dahil we are being possessed of what we are having our own possession. Tayo po ay nakagapos sa ating posisyon. Posisyon man ito ng kapangyarihan, pag ikaw ay nakahawak na, marami nang ayaw kumalas. Yaman man ito, tulad ng aking nabanggit, ayaw nang kumalas, kailangang mananatili ito. Kung anumang bagay, many times, we continue to ask, parang hindi pa rin ako masaya, parang meron pa ako. Because many times also, we are being possessed of our own possession kaya hindi tayo nakalubusang makaranas ng kalubos na kagalakan, pananahan ng Diyos na meron pa tayong ibang hinahanap. Tulad nga po, nang minsang sinabi ni San Agustin. Na ito din po ay sinasabi din ni San Antonio that our hearts is restless
until we rest in God. Tayo po ay hindi makapagpahinga ang ating mga puso hanggat hindi ito mananahan sa Diyos. Kung atin pong titingnan, what we are aiming for, kung ano yung ating mga ambisyon, meron po itong kaakibat na mga struggles. The more you ask for this, the more you continue to struggle for this. Kung inyo pong naobserbahan. So ibig sabihin, hindi po hiwalay kung ano man yung pong gusto ninyong makamit sa buhay, where in fact, ang gustong makamit nito sa buhay, na sabi ko nga, most of these are just accessories to life and that's not really pertain to what life is. And that life that we have to be retained in this, that God is in us. Kaya kahit na anong struggle mo, parang napapagod ka. Kahit na anong dinadanas mo, tiyaga at gano'n paman, parang hindi ka pa rin nakukontento dahil hindi mananahan ang Diyos sa iyo. Ano po ang hamon sa atin? Dahil nung sinabihan ng ating Panginoon Jesucristo, nasunod mo ng lahat, ang 10 utos, mula pa naman. Isa na lang ang kailangan mo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ipagbigay. So sa hinahangad niyang kagalakan, ang makamit ang buhay na walang hanggan, siya'y umalis na lungkot. Alam na po natin dahil ayaw niyang bitiwan ang kanyang yaman kung kaya't hindi siya malaya. Kung atin pong titingnan ang lahat ng buhay ng mga banal, sila po ay nagiging malaya, nakamit ang kagalakang lubos at pananahan ng Diyos sa kanilang buhay nang dahil na ibigay nila kung ano ang kanilang nakagapos sa kanilang buhay. Iba-iba po tayo ng pangangailangan. Iba-iba po ang ating dinudulog. Kaya't iba-iba din po ang hamon sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sa atin lamang po ay magiging bukas, ang magiging totoo kung ano talaga ang magbibigay sa iyo ng lubos na kagalakan at pananahan ng Diyos sa buhay at doon magsisimula na tanggalin kung anumang nakagapos na hindi ka naging malaya sa pagsunod mo sa ating Panginoon Jesucristo. At doon natin ganap na makita ang ating sarili na totoo nga na sumunod tayo sa ating Panginoon.